Hello mga ka-idol, ayan, welcome to Liavori Team, welcome to our home mga ka-idol. Tapos ibubuhos na lang dun sa team at tatali, tapos sa kapit pa, iyon pa pinag-aawayan ng mag-aasawa. Ayan. Pero ang pag-uusapan natin mga ka-idol ay iba't ibang pagsubok na inyong naranasan. Ano ang inyong mga ginawa? Yan ang mga ka-idol ang ating pasabog ngayong araw. Ayan, welcome to Liavori Team, welcome to your home. Ayan, bagong umaga, bagong pag-asa. Ayan, magandang umaga mga ka-idol. Ang maibigay mo lang ang pangangailangan ng iyong pamilya, magampanan mo ang pagiging asawa, ano-ano pa ba. Marami, malawak ang pagiging isang ama. Hindi ka nandito na naman si Liavori Team para makipagkwentuhan at makipagkulitan sa inyo, sa inyong umaga mga ka-idol. Nagkakasakit dito sa ibang bansa. Madalang lang ang kaibigan. Alam ba, may kaibigan ka, ang mag-aalaga sa iyo, walang pamilya, lalo na kapag single ka. Oo, ikaw, nagmamadali ka. Manood ka kapag may time. Pag walang time, huwag mo nang panoorin. Sayang ang aral na ibinabahagi ni Liavori Team. At ang dami kasing pakialamera ng mga kaibigan dyan. Oh. Hindi na lang manahimik. Oh. Pagtuunan ng pansin ang iyong buhay, huwag nangingialam. Di ba, heart? Hello mga ka-idol, ayan, bagong umaga, bagong pag-asa. Ayan, nandito tayo sa part 2 ng ating pag-uusapang kailan ka huling nagalit o kailan ka magagalit o kailan mo mararamdaman ang sukdulang galit. Ayan, kung ano man ang mga dahilan, narito panoorin yung wala mga ka-idol. Ayan, mga bagong umaga, bagong pag-asa mga ka-idol. Welcome to Liavori Team, welcome to our home. Ayan, Diyos ko, ipagpapatuloy natin ang ating pag-uusap dahil naantala tayo kanina sa ating paggawa ng palabas dahil may bisita mga ka-idol, may kumatok. Kumatok si ano, yung naniningil na Bombay. Hindi. Nandito si Heart, mga ka-idol, kasama natin. Napakaganda. Walang bakas ng galit ang kanyang mukha. Yun naman talaga importante, mga ka-idol. Ano? Walang bakas sa ating mga sarili ang salitang galit. Ayan, huwag nating pairalin sa ating mga puso. Huwag nating pairalin sa ating isipan ang salitang galit. Maging masaya. Ayan, bungad pa lang, mga ka-idol, may aral na si Liavori Team. Ayan, ang pag-uusapan talaga natin ay yung iba't ibang galit, iba't ibang pinagmumulan ng galit. Ayan, number one mga ka-idol, dire-diretso na ipapart 2 lang natin. Ano, pinaalis lang natin ang ating bisita para makagawa. Istorbo heart, di ba, ginagalit si Liavori Team. Ganitong oras, Liavori Team, oo, huwag istorbohin, huwag kumatok, huwag pumunta. Oo, yun na nga mga ka-idol. Ang ating pag-uusapan ay, number one, nagagalit ang isang tao kapag sinisiraan. Ayan. Depende rin naman. Ikaw heart, pag sinisiraan ka, nagagalit ka. Hindi daw niya pinapatulan. Ayan. Kapag may naninira sa atin mga ka-idol, huwag nating patulan, huwag nating pag-aksayahan ng panahon, pag-aksayahan ng lakas. Dahil ang mga taong ito ay walang magawa. Hindi sila masaya sa kanilang mga sarili, kaya tayo ay sinisiraan. Yan, gaya ng ating kakumars, ano, minsan kasi kapag sinisiraan tayo, yung kaibigan natin na kung saan sinasabi ang paninirang ito ay naniniwala. Dapat man, magalit tayo sa kaibigan o magalit tayo sa malalapit na kaibigan dahil naniniwala sila sa mga paratang, maniniwala sila sa mga paninira sa inyo, 'di ba? Dapat bilang kaibigan, kilala niyo ang kaibigan niyo. Oo, huwag basta-basta naniniwala sa chismosa o sa chismosang kapitbahay. Ay, number one, nagagalit tayo dahil mayroon tayong chismosang kapitbahay. Yun na nga. Ang kwentong ito mga ka-idol ay makakapulutan natin ng aral. Ayan, tama ho ang iyong narinig. Makinig mabuti. Ang kapitbahay ni Kakumars ay sinisiraan siya. O instead na kanyang komprontahin, hindi niya kinukompronta. Ayan. Yun naman talaga ang mahalaga, Kakumars. Hindi mo pinag-aaksayahan ng oras, ng panahon ang iyong chismosang kapitbahay. O ang hirap nun, ano, kalilipat mo lang.
kalilipat niya lang ni Kako Mars, palagi siyang ikinichismis ng kanya, ng kapitbahay. At si kapitbahay ay Pilipinang ano, palaka. Oo, chismosa daw siya. Kung ano ang pinagsasabi. Diyos ko, kapitbahay, kung ano man ang iyong pakay sa buhay ng ating kaibigan, itigil mo na ang iyong bunganga. I-zipper mo ang iyong bunganga. Kung wala kang magawa, yung asawa mo ang ichismis mo. Ichismis mo yung asawa mo na hindi tinatayuan. So, ewan ko doon. Bakit mo naman alam, heart? O, yun yung mga ichismis mo. Yung asawa ko ganito. Yung asawa ko ganun. Naku, kapitbahay. Dapat yun ang gawin mo. O, maglinis ka kaya ng ano, sabi ng kapitbahay na, ng kaibigan ko. Ang dami yung ichismis sa amin. Bakit hindi siya maglinis ng bakuran niya? Ang kalat ng bakuran niya. Magwalis ka, kapitbahay. Kesa chismis ka ng chismis, ano, linisin mo ang iyong bakuran. O mag-mower ka. Yung kapitbahay mo ang nag-mower para sa'yo. Ganun, bakit kaya ganun, heart? Ano? Ang daming mga chismosang kapitbahay. Ang kapitbahay namin, ano, ang mabait. Ano, nagbigay sila ng isang balding ano, apple, kasi nag-harvest sila ng apple kahapon. Ibinigay sa akin mga anak. Kaya maraming salamat, kapitbahay. Itong kapitbahay na isa naman ay napaka-friendly. Oo, di make sure na binabati ka araw. Hello, hi. Di ba, yun naman talaga importante, mga ka-idol. Maging pamilya sa kapitbahay. Dahil kung may mangyaring masama, ano, kayong magkakapitbahay, ang nagtutulungan, magtutulungan. Oo. Iba kasi dito, iba dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, mga kamag-anak, ang kapitbahay. Isa pa yan, number two. Katok ng katok ang kapitbahay. Oo. Katok ng katok daw ang kapitbahay ng kapatid ko, hingi ng asukal, betchin, oo. Asukal, betchin, bagoong, lahat hinihingi. Kaya nagagalit ang aking kapatid sa bagong kapitbahay nila. Diyos ko, bakit hindi mo bigyan ng ano, maraming betchin? Betchinan mo lahat ng asong tahol ng tahol. Oo daw, sabi nagagalit si kapatid dahil tahol ng tahol ang kapit, ang aso ng kapitbahay. Nako, sabi ko, betchinan mo. Bukod sa asukal at bagoong na hiningi, bigyan mo ng maraming betchin. Oo. Diyos, tinuruan ng aking kapatid na betchina na ang aso. Anyway, mga ka-idol, kung ano man ang galit, ano, mga dahilan ninyo, alam ko na hindi tayo basta nagagalit. Ay, ito pa si Kako Mars. Oo. Number one, nagagalit sa chismosang kapitbahay. Number two, nabanggit natin kahapon yung paggising na kanyang misis habang himbing na himbing ng tulog. Ayun ako, misis, kung nakikita nyo pong mahimbing ang pagtulog ni Mister, wag na wag nyo hong gigisingin. Gigisingin daw kasi nga, isasara lang daw yung garahe. Diyos ko, ang himbing ng tulog, tapos ipapasara mo ang garahe. Nasaan ang kautakan ka, Kumars? Nasaan ang kautakan mo, Kumars? Instead na gisingin mo si Mister na pagod sa trabaho, bakit hindi na lang ikaw ang magsarado ng garahe? Ano? Sinabi ni Kumars, nainis ako dyan sa kakumari mo, naggalit ako, hindi ko siya kinausap ng tatlong araw, himbing na himbing ako sa pagtulog, ginising ba naman ako para isara lang ang garahe dahil malakas daw ang hangin. Diyos ko, Kakumars, kung himbing na himbing ang pagtulog, kahit sino, ano, huwag natin silang gisingin, hayaan natin silang magpahinga, matulog. Oo. Kung wala siyang ginagawa ng trabaho siguro, tapos tulog ng tulog ng tulog. Malamang ganun ang dahilan. Pero hindi, pagod na pag 12 hours shift daw siya. Ginising siya ni Kakumas. Diyos ko, number 3. Nagalit sa kaklase. Ang anak ng ating Kakumas ay nagalit sa kaklase. Hindi daw binalik ang laptop. Oo, heart. Tapos, hindi binalik ng yung laptop ng limang araw, hiniram ng limang araw, ano, heart, makinig ka mabuti. Nagalit yung anak ng kakumars natin. Oo, hiniram daw yung laptop ng kaklase, limang araw. Tapos nung ibinalik ang laptop, guess what? Nabasag ang screen. Kaya naman pala, mga ka-idol, ano, kaya nagalit ang anak ng ating kakumars dahil bukod sa matagal ibalik, nabasag ang screen ng laptop. Kahit sino naman, ano, magagalit. Pero dapat, ano, inong isinole, yung nanay ang ano, puntahan nyo para bayaran. Maggalit kayo sa mga magulang dahil hindi binibilhan ng gamit yung anak. O, di ba? Yun ang ano, ang anak talaga. Sa magulang ibalik, ano, di ba, heart? Ha?
Natutulog na naman si Heart. Ayan na nga mga ka-idol ang ating pinag-uusapan. Iba't ibang kwento ng galit. Ayan si Kakumars. Ayan. Mayroon siyang sari-sari store. Nagagalit siya sa kanyang mga kapitbahay dahil panay daw ang utang at hindi naman nagbabayad sa takdang oras. Diyos ko, yan nga ang pinag-usapan natin kahapon. Ano. Ang mga sari-sari store mga ka-idol ay sari-sari store. Ayan. Hindi sila nasa mall. Hindi sila malaking kumpanya para hiraman natin ang hiraman araw-araw. Ayan, bayaran nyo ang yung mga bayaran nyo ang yung mga kautangan sa tindahan dahil doon lang sila umaasa. Oo. 'Di ba? Bakit kaya ang mga kapitbahay no magagaling mangako, magagaling makiusap kapag bayaran na nagtatago na. Yung alam mo sa panahon ngayon, Heart, yung mga nagpapautang na ang nag-a-adjust sa mga may utang, 'di ba? Sabi ng kakumari ko, sa panahon ngayon ang mga may utang na ang sa yung nagpapautang na ang nag-a-adjust sa may utang. Ayan. Kailangan nating abisuhan ang pinagkakautangan natin dahil yun din naman ang inaasahan nila. Ayan. Huwag tayong mangako kapag hindi natin natutupad. Diyos ko, sa lahat ng napangakuan ni Liborit, patawarin niyo ako. Ayan. Yan nga, normal lang mga ka-idol. Sana wag tayong umabot sa sukdulang galit. Ayan. Huwag nating kalimutan yan. Huwag na huwag tayong magalit. Magalit man tayo, pero huwag nating patagalin. Huwag nating kimkipin. Nakakasakit yun ng puso. Ah. Pinagmumulan ng sakit ng puso. Ayan. Yun pa mga ka-idol. Ang pag-uusapan pa natin ay iba't ibang mukha ng galit. Kailan ka huling nagalit? Ay si Kakumars. Nagalit siya sa asawa niya dahil ang dami daw niyang bills na babayaran sa kanyang card. Oo, lumabas si Kakumars at Kakupars. Nakita-kita kami ano. Si Kakumars, panay kaskas sa credit card ng kanyang asawa. Sa mall. Pero wala yung asawa nun, Har, di ba, nung lumabas tayo. Kaskas siya ng kaskas. Umabot siya ng 900 sa pag-shopping a day, nung araw na yun. O, di ba? Sinong hindi magagalit, ano? Hindi niya na, ano, dahil kasama niya ang kanyang mga kakumars, shopping to the max sa mga ito, ano, oo. Dapat ang mga asawa, mga kakumars na nakikinig dyan, ano, kahit sino, mga anak, ayan, kapag gamit niyo ang credit card ng inyong mga mahal sa buhay, wag lang ho kayo kaskas ng kaskas. Ay, naalala ko tuloy, oo, regarding dito. Si Kakumars pumunta sa US, ginamit ng kanyang nanay ang kanyang credit card, ano, pumunta sa casino. Oo, umabot siya ng $5,000. Isinugal ang credit card. Oo, withdraw kasi siya ng withdraw ng machine mga ka-idol sa loob ng casino. Si mother, Diyos ko, kung nakikinig ka mother, bayaran mo ang iyong anak. Naghahagol-gol si Kakumar, sabi niya, laborate team, hindi ko pa nababayaran ang 5,000 ginastos ng aking nanay sa US, sa kanyang pagbabakasyon. Nakita namin yung resibo, mga kaidol. Makinig mabuti. Sa kasino, isinugal ang 5,000. Diyos ko, natalo. Diba, mga ka-idol, kung hindi natin pag-aari, Diyos ko, magkaroon kayo ng ano, ng kahihiyan sa iyong anak. Ayan, yun na lang ang ating sabihin. Ano. Kahihiyan, mahiya sa iyong anak. Hindi porke pamilya nyo, kapamilya nyo, asawa nyo yung ano, yung nagpahiram sa iyo ng credit card. Kaskas ka ng kaskas, mother. Ayan, yun na nga mga ka-idol, ang aral dito ay aral, ay mga aral na ang mga aral ko nagsasabi ko kasi itong si Chinese vlog message ng message, delete natin yan. Yun na nga mga ka-idol, na antala ang ating pag-uusap. Ayan, galit. Yun na galit si Kakumar sa kanyang nani hanggang ngayon. Ilang taon na yun? 3 years. 3 years na yun, Heart, ha? Hindi kasi niya nababayaran, tapos tawag sa kanya ang banko. Oo. Diyos ko, wag mo nang ipagamit ang credit card mo sa iyong ina sa susunod. Hindi na daw niya papagamit kasi wala na. Hindi na nga niya mabayaran na nalugmok na siya sa pagbabayad. Yun na nga mga ka-idol, hanggang dito na lang ating pag-uusap, ano, part 2 lang to ng ating pag-uusap kahapon dahil ang daming nating mga bisita na nakakumakatok. Ayun nga mga ka-idol, gaya ng akin sinasabi, ano, bago umalis ng bahay, huwag kalimutang sabihan ng I love you ang iyong mahal sa buhay. Yakapin at hagkan sila dahil sa iyong pag-alis, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa'yo. Ayan. Napagod si Labori team, ano, Heart. Kamusta, Heart? May pasok ka? Walang pasok si Heart. Nandito lang siya sa bahay. Magbabantay lang siya ng mga langaw. Anan. Papatayin niya lang yung mga langaw-langaw na lumilipad. Huwag niyo kasing iwanan bukas ang pintuan, Heart, pag wala si Labori team. Ah? Gusto mo, ano,
makalanghap ng sariwa. Pwede ka namang lumabas sa labas dyan, pero isarado mo ang pintuan. Hindi yung pag-uwi ko, ang daming langaw. O, diba? Baka ikaw pa mapukpok ni Laboriti. Pinapatay ko yung mga langaw kasi ang daming gumaganon ganon. Baka isa ka sa mapukpok ko, heart. Ayun na nga mga ka-idol, magkita-kita tayo bukas ng umaga yan. Love, 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 Laboriti.